Sample problem on translation of liquid masses. So, basahin lang natin yung sample problem natin. So, a closed cylindrical tank is completely filled with a liquid with specific gravity of 0.8 and accelerated horizontally at 2 meters per second squared. If the tank has a diameter of 2 meters and a length of 4 meters, determine the following. Force acting on the rear wall and force acting on the front wall and the accelerating force on the liquid mass. So, ito yung figure natin. We have a cylindrical tank which is mounted on a truck. No? At tapos meron tayong dimensions dito. Yung length niya is 4 meters. Ang diameter ng cylinder natin is 2 meters. Tapos ang pinapanap sa atin dito, of course, is yung dalawang forces, no? Sa front and rear. So, ibig sabihin dito, no? Yung hydrostatic force pushing sa rear wall and the hydrostatic force pushing on the front wall. Ang direction ng movement natin is papunta doon, no? To the right with acceleration equals 2 meter per second squared. Square dapat to, no? Ito. So, acceleration niya na unit. So, meter per second squared. So, ang mangyayari dito, dahil completely filled, nakalagay dito, completely filled, no? Ibig sabihin, punong-puno yung cylindrical tank natin. And then, pag ganong mga cases, ang ginagawa natin doon, nagpo-project tayo ng volume ng water sa taas, no? Kapag nagmo-move kasi yung lagayan o yung vessel, horizontally, napupush back dito yung liquid, no? Opposite siya ng direction ng movement. So, since puno din naman yung tank, ibig sabihin wala na siyang aapaw dito, no? So, ito na ngayon yung projected natin na height ng liquid. Yun yung ginagawa natin kapag nag-analyze tayo ng mga closed na tanke o ng vessel, tapos yun, pinapamove natin horizontally, or yun, translation horizontally. Para makuha natin yung hydrostatic force dito, no, sa rear wall, kailangan natin makuha yung y, yung projected na vertical na length ng y. Tapos, ang i-analyze natin ngayon bilang isang hydrostatic na plane is itong height na to, no? Yan. So, mag-a-act dito ngayon yung hydrostatic force natin, which is ganito, no? Pwede natin i-represent as yan, mga arrows na ganyan. So, merong hydrostatic force dyan, no? So, ang gagamitin natin dito, of course, yung equation natin on hydrostatic force, which is just equivalent to this one, no? FR equals, kasi rear yan, no? So, FR, rear wall. So, we have unit weight H bar times A. So, kailangan lang na talaga natin kunin si Y para makuha natin yung H bar. So, yun lang kailangan natin. So, paano ba natin makuha si Y? Gagamitin pa rin natin yung equation natin na tangent theta equals A over G, which is just equivalent to Y over yung dimension natin dito na 4 meters. So, meron tayong triangle dito sa taas, no? Which is just equivalent dun sa tangent theta yung y over 4. So, i-equate lang natin, no? Tangent theta equals a over g is also equivalent to 2 over 9.81. So, ito yung given acceleration. Tapos, ito naman yung g, which is also equivalent lang dun sa dimensions ng triangle natin na y, tsaka yung horizontal na 4 meters. So, makukuha natin si y as 0.8. So, i-check lang natin dito sa calculator natin. That's 2 times 4 divided by 9.81. Run off na lang natin siya as 0.8. So, ito yung nakasulat na dito. No? Para ma-solve natin si hydrostatic force on the rear wall, yun lang yung gagamitin natin again. No? Yung hydrostatic force na equation, unit weight, H bar times A. So, yung unit weight natin is just 0.8 times 9.81. Galing yan sa equation natin on specific gravity. No? Kasi yung specific gravity natin, that's S equals unit weight of a fluid divided by unit weight of water. So, kung gusto mong makuha si unit weight ng fluid, ililipat mo lang dito si unit weight water. So, ito na ngayon si S, tapos ito si unit weight of water. So, ito na ngayon yung unit weight of fluid natin, no? Ayan, yung equation na yan. This is unit weight fluid times yung H-bar. Ang H-bar natin is 0.8 plus 1/2, 2. Diba, yung H-bar natin is center of gravity nung plane surface natin, no? So, application ba ito ng submerged plane surfaces? Ang cross-section ng tanke natin is ganito, no? Kasi cylindrical siya. Tapos, yung centroid niya, of course, nasa gitna, which is half ng diameter, no? So, this is 1/2 of the diameter. So, meron kang 1/2 the diameter dito, plus sa taas, meron ka pang additional na Y. So, therefore, yung H-bar, which is galing dito sa taas, papunta dun sa centroid ng cross-section natin, that's Y plus 1/2 of the diameter. So, ito na yung equation natin dito sa baba, no? So, we have Y na 0.8, tapos ito, this is the 1/2 diameter. So, ito na ngayon yung H-bar natin, no? And then, area, of course, area na cross-section, meron kang diameter dito na
2 meters. So, we have pi over 4, 2 square lang. No? So, that's pi over 4 diameter square. So, area lang ng circle yan. Tapos, pag i-evaluate natin, lalabas dyan is 44.4 kilo Newton. So, solve natin dito sa calculator natin para sure. No? 0.8 times 9.81 times 0.8 plus 1 na yan. No? Kasi, ano lang naman, 1 half ng 2 meters. Times, we have pi times 2 square divided by 4. That's 44.4. So, na-run off na din natin, no? Kilo Newton. So, yan yung hydrostatic force dito sa rear wall. Dito naman sa front wall, pareho lang yung process natin. No? Hydrostatic force lang din to. Tapos, yun lang din yung gagamitin natin, no? Unit weight h-bar times a. Tapos, ang height natin, since yung projected natin is 0 dito, walang nadagdag. So, 1 half lang agad ng diameter, no? So, we have same lang yung unit weight, 0.8 times 9.81 kasi gamit yung specific gravity na given, which is 0.8. Tapos, ang h-bar natin is, of course, 1 half lang yung diameter, no? Kasi nasa center lang. Nasa center lang yung h-bar. Tapos, area, same pa rin ang area, pi over 4, 2 square. So, evaluate lang natin sa calculator natin. So, that's 0.8 times 9.81 times 1 lang kasi 1 half ng 2 meters, no? Tapos, meron kang pi times 2 squared divided by 4. Actually, pi na lang yan, no? That's 24.65 kilo Newton. So, tama na itong dalawa, no? So, pwede na nating i-box yan kasi na-confirm na din natin sa calculator. And then, sa last na part, which is the acceleration force. So, ang gagamitin lang natin dito is yung second law of motion, which is force equals ma. So, ang mass gagamitin natin dito is density times volume, no? Kasi alam natin that density equals mass over volume. So therefore, kung gusto mo kunin si mass, magiging density times V, no? And then specific gravity is pwede siyang unit weight of the fluid over unit weight of water, or pwede din na density of a fluid over density of water. So para makuha mo ngayon si density ng fluid, kailangan mo lang i-multiply si specific gravity and density of water. So, ito yung nangyari dito, no? So, we have specific gravity times 1,000, which is the density of water, no? So, ito na lang yun yung magiging density ng fluid. So, density ng fluid yan, no? And then, we have the volume. Volume ng fluid, which is pi over 4, 2m squared times 4. Kasi cylindrical lang siya, no? So, cylindrical, pag ganun lang, no? So, we have kunin mo lang yung area, and then you have the length. So, therefore, volume is just area times length. So, ang area niya is pi over 4, 2m squared, area na circle, times the length na 4 meters. Tapos, yung given acceleration na 2 meter per second squared. So, evaluate lang natin dito sa calculator natin. That's 0.8 times 1,000 times pi times 2 squared. Hindi na natin i-ano yung dalawang 4. No, magka-cancel naman itong dalawang 4 dito. Yan, magka-cancel yan. Times 2 meters per second squared, no? So, that's 20106 Newton. Newton yan, no? So, gagawin natin kilonewton, 20.1 kilonewton na lang. Kasi mayayari dito, magka-cancel yung M dito sa tatlong M, no? So, ang matitira na lang dito. Ay, hindi pala magka-cancel yan. So, magka-cancel dito is yung dalawang ano, no? So, ito meter, tapos meron kang meter squared. That's cubic meter na lahat, no? Oops, ba't ayaw ano natin? That's cubic meter na lahat. So, magka-cancel siya dito. Ang matitira na lang dyan na unit ay kilogram meter per second squared, which is essentially Newton yan. So, para makuha natin yung kilonewton, divide na natin ng 1,000. So, that's 20.1 kilo Newton. So, ito na ngayon yung acceleration force ng liquid mass na accelerated to an acceleration of 2 meter per second squared. So, yun lang para sa sample problem na to, no? Application siya ng hydrostatic force and yung translation of liquid masses, no? So, thank you na yun para sa sample problem na to, and see you sa mga next sample problems natin. Thank you!